Nag-away na naman pala kayo ng mahal na hari. Almiro, hindi mo dapat sinasagot ng ganun ang iyong ama. At hindi niyo ako dapat pinagsasabihan ng ganyan, Dama Rosada. Paumanhin, mahal na prinsipe. Naalala niyo na naman si Prinsipe Javino. Siya lang ang nagtatanggol sa akin kay Ama. Nung nabubuhay pa siya. At lagi ka niyang iniligtas sa kapahamakan dahil sa kapilyuhan mo. Salamat, Avino, at tinulungan mo ako. Talagang mahal na mahal ka ng iyong kapatid. Pero mas mahal niya ang babaeng Tagalupa. Kanina ka pa hinintay ni Elena, Prinsipe Avino. Kasalanan ni Diwani Alwana ang lahat. Pinabayaan niyang umibig si Prinsipe Javino sa isang babaeng galing sa ibang daigdig kahit na alam niyang bawal. At ikagagalit ng hari. Ikaw ang susunod na mamumuno sa kahariang ito. Hindi ka dapat umibig sa tigaibang daigdig, Javino. Pero Ama, iniibig ko si Elena. Inuutos ko sa iyo, Javino. Layuan mo ang babaeng yan. Susundin niyo ho ba ang ama niyo? Siya ang hari. Ang utos niyang masusunod. Ipaglaban niyo ang pag-ibig niyo. Huwag kayong mag-alala. Maiintindihan kayo ng amang hari. Kasi mahal na mahal ka niya. Tutal. Nandiyan naman si Prinsipe Almiro para humalili sa inyo. Humayo ka, Prinsipe Javino. Sige na. Javino! Javino, huwag! Ipaglaban mo pag-ibig. Dali! Javino! Ibalik ninyo ang anak ko! Bakit ginawa ni Alwana yun? Dahil nabulag siya sa kanyang kapangyarihan. Gusto niya, siya ang mamuno sa Paladino at hindi ang iyong ama. Naisip niya na pag napaalis niya si Javino, isusunod ka niya. Hanggang sa wala nang hahalili sa inyong ama kundi siya. Patay na. Pinatay ng mga duwani mo. Parusahan ninyo ang babaeng yan.
ibang diwani, bakit hindi tulad niyang masama? Ang ibang diwani, tanggap nila kung ano ang katayuan nila sa buhay. Nanarito sila para pagsilbihan ang mga dugong bughaw. Ngunit iba si Alwana. Dahil siya ang pinakamakapangyarihang diwani. Ibig niya, siya ang mamuno. Napakasama niya. Inatay niya ang aking kapatid. Pasipa Elmiro! Nuro, hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang basta-basta pumasok dito sa silid ng mahal na prinsipe? Paumanin, Lola Rosata. Hayaan niyo na, Dama Rosata. Alam niyo namang kasundo ko itong apo niyo sa mga kapilyuhan. Ano naman bang gagawin natin? Mamimili na tayong mga binibini! Ha? Oo! Dumating na yung mga babaeng pinatawag ng mahal na hari para pabiliin ang pangkakasalan mo. Nagdatingan na po yung mga babaeng pagpipilian ni Prinsipe Elmiro. Hayaan mo sila. Dahil ikaw, ikaw ang pipiliin ng prinsipeng minamahal mo. Pero paano po? Naman yung itsura ko. Ang pangit-pangit ko. Napakaganda ng mga babaeng dumating. Ayaw mong ibigin ka ni Prinsipe Elmiro? Diwag. Prinsesa Saraya, nasaan ang mga hari? Bakit? Alam mo ba kung anong ginawa niya? May patawag siya ng mga kababayang pagpipilian ko upang pakasalan ko. Elmiro, tama ang ama. Baka panahon na upang lumagay ka na sa tahimik. Ganda ka na! Siguradong iniibig na sa akin si Prinsipe Elmiro. At kapag Reyna ka na, tayo na ang maghahari sa buong Paladino. Ayoko nang pinangungunahan ako. Kung magpapakasal ako, ako ang magsasabi kung kailan at kung kanino. Sino siya? Sinta Vea, nakatira sa kabilang ulap. Galit ka pa ba kay Ama? Pero paano po pag may nakilala siyang mas maganda sa akin? Bawana, may pang-akit ang iyong anyo.